ay General Manager ng Value Plus Auto Service. And siya po ay CEO founder ng AutoServe. Doon po, ang AutoServe po ay isang startup company. Siguro, mas malalaman nyo pang mas mabuti kung ano po yung Value Plus Auto Service at kung ano po yung AutoServe. Si Sir Mark na po ang mag-explain tungkol dyan. So, DJ Red, si Sir Mark Saberola. Okay. Sir, magandang gabi po and welcome to the program. Good evening everyone. Ay, nare-resign na po ako. May kapalit na po. I'm very happy to be here. Magandang gabi po sa lahat ng mga kababayan ko sa Tagkabayan. At sa lahat din po ng mga kasama, kaibigan ko na nakikinig all the way sa Maynila. Kumusta kayo? So that was 2012 when we started conceptualizing Value Plus. And then 2012, we conceptualized it. We started constructing. In 2013, November, we started operating. Sir, pag sino po yung mga nakasama po niya dun sa pagsisimula ng Value Plus? It's a good story kasi yung network ko noon, since galing ako ng Ford, karamihan din mga taga-Ford yung hinire ko. No? And the beauty is, yung mga empleyado kasi ng Ford, very stringent yung training. Oh, so when I took them and brought them to Value Plus, hindi na ako masyado nahirapan mag-train kasi we share the same culture, the same mindset, so mas madali na for me. So, kanina maganda yung opening natin about preventive maintenance, no? And you are right, no? Nakapang bumibili tayo ng kotse, akala natin yun na yun. Na yun na, nasa garahe mo na, nagagamit mo na araw-araw. And then you will realize after ng first 1,000 kilometers mo, tatawagan ka ng service advisor mo. Sir, balik ka kasi meron kang preventive maintenance, no? And then akala mo okay na yung first 1,000. Yung pala may 5,000 pa, may 10,000 pa, and so on and so forth. So, Value Plus actually is born out of the lack of options, no? Because at that time when we were starting Value Plus, sabi namin marami naman ng customers na after ng kanilang factory warranty, naghahanap sila ng alternative sa kasa, no? And ikaw, marami tayo na we have stories of different experiences sa car dealerships, no? But sabi namin, what if magtayo tayo ng shop na same experience, same competencies, same facilities, same tooling and equipment na parang sa kasa, pero hopefully hindi ganun kasing mahal, and in-address natin yung issue of transparency. And you know this, na medyo yung issue of transparency and honesty something na laging kine-question when a vehicle is laging dinadala sa car dealership. So, sabi namin, i-address namin yung pain points na yun ng mga customers. And so, dumating si Value Plus, no? Si Value Plus offers all types of services na makikita mo sa car dealerships. Okay. Alright? Except, yung mga body and paint, no? Pero yung mechanical, electrical, everything that you need for your maintenance of your car, makikita mo sa Value Plus. So, right now, our main branch is in Quezon City. We have one in Las Piñas. We recently opened our franchise in Sorsogon. Yeah. Undergoing yung construction ngayon ng Lipa City and also the Cebu and the Pasig branches. In fact, ang proposition ni Value Plus is kapag pumasok ka for servicing, you are encouraged to be part of the maintenance process. No? Papakita sa'yo, ito, kailangan gawin natin, bakit kailangan palitan. So, you're part of it. Hindi lang yung basta nakaupo ka sa customer's lounge. May libre kang kape, may libre kang masahe. Tapos pagdating sa'yo, boss, kailangan natin gawin to. And tuwan-tuwa ka na kasi may libreng wifi. And in the process, we educate yung mga customer. No? Na naiintindihan nila, bakit kailangan gawin to? No, para hindi lang sila pirma ng pirma or approve ng approve. And the good thing din is, binibigyan natin sila ng option. Na if we feel like itong pyesa na to, hindi naman kailangan palitan, kaya pang i-repair, we give that option to the customer. No? Yeah, para hindi masakit sa bulsa rin. Hopefully, magkaroon ng Lucena. Para sa mga tiyak. Yun, sir. Bakit ang transition natin is from Las Piñas, Quezon City, and then Sorsogon? Yes, yes, yes. So, we started franchising kasi yung Value Plus brand way back in October. No? So, marami nag-apply na franchises, etc.
Pero itong there's a group of doctors no sa Sorsogon is very aggressive. No, in fact, when they talk to us, nagulat kami, nakatayo na yung shop. Meron ang building. Nakatayo na yung building. So sabi namin, I mean, this is the kind of people that we would like to work with because napaka-aggressive nila. Sa kanila lang gagaling yung push. Alright, so kumbaga kami as a franchisor, hindi na mahirap magtrabaho kasi sila mismo as a partner, as a business partner, very excited doon sa ginagawa namin. So from, ang ganda nga ng positioning namin doon kasi from doctor of people to doctor of cars. Yeah. Yes, yes. So actually, meron naman tayong mga several kaprobinsya na nag-a-apply for franchising. In fact, we're still open sa ano. Pero the negotiation is ongoing because this is a business na hindi katulad, for example, ng mga food cart. Ito yung isang pwestong public, pupuntahan okay, ka ng customer. No? So this kind of business, it takes a lot of time ng mga franchisor, ng mga franchisee. So that's why kami, we always treat it as a partnership. We help them along the way, every single step of the way. Ano kami for them. So it takes a lot of our time and it takes a lot of their time as well. So pinipili talaga namin yung appropriate partner. And the goal of Value Plus really is, yes, we want to put branches all over the Philippines, but we want to do it one shop, one city at a time. Because we want to make sure na pag tinayo ka namin dyan, mag-succeed ka. Okay. Alright? Uh-huh. Hindi namin nahayaan na after you, may katapig ka na ulit pa ni bagong branch. No? Oo, kasi so, it's not gonna work. Usually, karamihan ang nasa market natin ngayon, ang thinking ng mga nagpapa-franchise is once na makuha mo yung franchise fee, tapos na. Mm-hmm. Or kung may komisari man sila, susuplayan na lang kita, bahala ka na dyan. Yes. At total, nabigay ko na sa'yo lahat. Yes. Ng knowledge, pati kung ano man, marketing, mm-hmm. materials, okay na. So, hindi ganun yung sa Value Plus. Yeah. Oh, so, pwede ba natin, sir, i-discuss kung magkano ang franchise fee? All right. Well, PM is the so you can always email me na gm@valueplusph.com. But in all seriousness, if you would like to put up a Value Plus store, you need at least 250 square meter na property. Okay. Na preferably in a public in a lugar na so, maraming pinupuntahan ng tao. Kailangan ba sir own mo yung ano yung lot or pwedeng well preferably own the lot pero kung maganda naman yung term of lease mo long term the better then. Okay. So if you are starting from scratch no you'll be spending from 9 to 11 million for a franchise no when I say 9 to 11 million on the day itself bubuksan mo na lang yung ilaw what they call is turnkey from hiring no to training your people. So, pag-usap tayo, nagpirmahan tayo ng franchise agreement. All you have to do is wait until we open your you open your shop. So, parang dun sa key na bumili ka ng bago pag-ilay mo. Yes, start na yan. And it will start working for you. Yes.